Good morning, mga kaluto. Ang aking lulutuin ngayon ay egg paratha. Halika kayo at samahan niyo po ako. Ito po yung mga sangkap sa paggawa ng egg paratha. Mayroon po tayong 5 pirasong kamatis, 1 buong sibuyas, 2 buong green pepper, 1 taling kinchay, 5 pirasong pita, 5 pirasong itlog, asin at mantika. Ang ating unang gagawin ay babatilin ang 5 pirasong itlog. Yan na po, ating nang babatilin ng 5 pirasong itlog. Pagkatapos po neto ay pwede nating lagyan ng asin. Yung paglagay po ng asin, depende po doon sa gusto nyong alat. Ako po kasi pagka nagtitimpla, hindi gaanong maalat. Kaya tama na sa akin yung 4 na kurot ng asin. Yan po, atin ang babatilin ng 5 pirasong itlog. Kaya po ako nagluto nito. Meron po nag-request na isang subscriber na magluto daw ako ng egg paratha. Yan po, haluluin natin. At lagay na po natin ang asin. Sabi ko nga sa inyo nung una ay yung gusto nyo pong alat lang ang inyong ilagay. Yan, pwede na po natin ilagay yung green pepper. Sibuyas. Kamatis. At yung kinchay. Pagkatapos po ay ating halu-haluin ito. O, haluin lang po. Pagkatapos po nating mahalo ito ay pwede na tayong magpainit ng pita. Yung pita nga po pala ay medium size. Bali, binili ko na lang din po dito sa amin kasi mayroon pong paggawaan dito. Ipainit po natin ang pita sa tulong ng ating kalan at kawali. Yan po. Papainit na po tayo ng pita. Sa pagpapainit po ng pita ay pagka nakitang kulay brown na po yung ilalim ay pwede na po natin baliktarin at maglagay po tayo ng unting mantika at ito'y ipahit-pahit sa ibabaw ng pita. Yan po. Pagka medyo brown na po yung kabilang side, pwede na po natin baliktarin. At ganun din po, lagyan din po natin siya ng mantika. Po atin ng pinaliktad yan po. Ganyan po magiging kulay. Lagyan din po natin ng mantika. Kaya po pala ako nagluto nitong egg paratha ay meron pong nag-request na isang subscriber. Napaluto po tayo. Yan po,
pahit lang ay pahit yung mandilan. At pagka okay na po yung pita ay pwede na po natin hanguin at ilagay yung mga ricados. Yung mga ricado po pala ay 2 1/4 cup. Eksakto po yun sa lapat ng sa lapat ng medium size na pita. Yan po, pwede na po natin ilagay yung mga ricado. Maraming salamat din po pala sa walang sawang nanonood sa aking YouTube channel. Huwag po nating kalimutang mag-comment, i-like, mag-subscribe at pindutin na rin po natin ang kalimbang para sa mga susunod nating mga videos. Yan po, dinagay na po natin ang pita. Yan po, i-press lang po natin siya para madaling kumapit yung itlog at mga ricados. Yan po. Press lang na i-press. Pagka medyo alam nyo nang luto na ay medyo anuin po natin nung ating gagamit na sandok. Yan po. Nakikita nyo naman po kung ano yung ginagawa ko. Actually, madali lang po siyang sundan. Sana magawa po ninyo ito. Yan po. Yan po, luto na po siya. Kitang-kita nyo naman po yung kulay. Ganyan lang po ang kulay niyan. Pwede na po nating hanguin. At salang pa natin yung 4. Bali yung apoy po nito ay low fire lang po para hindi po siya mabigla or masunog. Yan po yung pangalawang salang ng ating egg paratha. Yan po, ganda po ng pagkaluto. Masarap po ito pagka yung bagong luto. Huwag na po natin pabayaan lumamig pa bago kainin. Po. Bali 1/4 cup, 2 1/4 cup po ang ating ilalagay sa ricado. Kaya ikalap po natin yung mga ricado. Tapos ilagay na po natin ang ating pita. Then i-press para kumapit po ang ating pita sa ating ricado. Maraming salamat po sa walang sawang pagpanood sa aking mga videos. Yan po, i-press lang po na i-press para kumapit po yung ating pita sa ating mga ricados. Yan po. Madali lang po siyang sundan. Kayong matakot na magluto ng egg paratha. Yan po. Ay, luto na po yan. Medyo gumagalaw-galaw na eh. Pwede na po natin hanguin yan. Ang ganda po ng pagkaluto. Itong luto. Yan po. Hanguin na po natin.
Yan na po siya, luto na po siya. Pwede na po natin kainin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpanood ng aking video.